Dear Diary, nakita ko na naman kanina si Mr. Beer. Katulad nung isang gabi at nang nakaraang mga gabi, mukha pa din siyang malungkot. Halatang halata na naman sa mga mata niya na umiyak siya. Gusto ko na sana siyang tanungin, kaya lang nahihiya ako. Baka sabihin niya ang pakialamerang kahera ko naman. 6 na canned beer na naman ang binili niya. For sure, maglalasing na naman siya. Hi, Diary. Pag ilang beses ko na ba siyang nakitang bumili sa store? 10 times? 20 times? Hindi ko na alam. Pero ang sure ako, nitong huli, gabi-gabi siyang bumili ng beer. Diary, sana okay lang siya. Sana malampasan niya kung ano man ang pinagdadaanan niya. Yun lang muna ngayon. Pagod ako sa dami kong racket ngayong araw. Matutulog na ako. Dahil bukas, madami na naman tayong racket. And I thank God dahil binigyan niya ako ng malakas na pangangatawan para harapin ang panibagong bukas. Shushu, Tutsi. Pagkasulat ng dalaga sa huling mga kataga, ay kaagad niyang ipinatong sa lamiseta sa tabi ng kama ang kanyang pinakaiingatang diary. Kasunod nun ay hinayaan niyang bumagsak ang pagod na pagod niyang katawan sa malambot niyang kama. Siya, si Tutsi, isang hustler raketera. Sa umaga, isa siyang part-time waitress sa mga catering events at part-time housekeeper sa isang motel. Sumasideline din siya bilang real estate at insurance agent. At sa gabi ay isa siyang full-time kahera sa isang convenience store sa isang lugar sa Ortigas. Magandang dalaga si Tutsi. Hanggang balikat ang tuwid nitong buhok at bagay na bagay naman sa kanya ang bangs na tumakip sa buo niyang noo. May mabibilog din siyang mga mata. Maliit na ilong at manipis na mga labi. Bilang isang panganay naman ay siya ang breadwinner ng pamilya. Nasa sursugon ang pamilya niya. Siya naman ay nakipagsapalaran sa Maynila upang masuportahan ang pag-aaral ng kapatid at matulungan sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang mga magulang. Ang motto nga niyang hanggat kaya, ariba. Kaya naman kulang na kulang ang buong 24 oras sa dami ng kanyang trabaho. Bukod kasi sa pagpapadala ng pera sa kanyang pamilya, ay nag-iipon din siya para maipagpatuloy na niya ang kanyang natigil na pag-aaral sa kolehiyo. Naging libangan na ni Tutsi ang magsulat ng kanyang diary tuwing dumadating siya sa kanyang maliit na apartment. Dito niya isinusulat ang mahahalagang pangyayari na naganap sa kanya sa buong maghapon. Iba kasi ang pakiramdam niya kapag naisasalaysay niya ang mga masasaya, pati na din ang mga malulungkot na nangyari sa kanya. Kaya nga't bago matulog ay sinisigurado niya na makapagsulat siya sa kanyang diary. Itong huling mga araw naman ay naging laman ng kanyang diary ang isang customer niya sa convenience store. Tinawag niya itong Mr. Beer dahil sa gabi-gabi nitong pagbili ng alak. Kaagad na naagaw ang pansin niya ng lalaking ito dahil na din sa magandang itsura nito. Gwapo, matipuno, matangkad. Ngunit bukod pa doon ay kapansin-pansin ang pagiging malungkot nito. Baka sa mukha ng lalaki ang tila hapdi at kirot na nararamdaman. Hindi nga alam ni Tutsi kung bakit hindi maadi sa isip niya ang lalaki. Naaawa ba siya dito o nahuhumaling? Kinabukasan naman ay handang-handa na naman siya sa panibagong hamon ng buhay. May racket siya sa isang catering event ngayong umaga. At pagdating ng tanghali ay tatakbo naman siya sa isang motel. Bilang isa namang housekeeper. Pambihira naman oh. Bakit ngayon pa nagka-strike ng jeep? Wala tuloy masakyan. Late na ako sa racket ko. Nagmamaktol na wika niya habang panay ang tingin sa suot na relos. Kasalitan ang pagtingin sa kalsadang yon kung may parating ng sasakyan. Tutsi, buti nakita kita dito. Bungad ng isang babaeng may katandaan na. Isa itong manghuhula sa lugar niya. Hindi naman maipinta ang mukha ni Tutsi. Paano nga naman kasi ay pinipilit siya ng babaeng ito na magpahula sa kanya. Sabi mo babalik ka nung nakaraan sa bahay. Hinihintay kita eh. Dugtong pa nito. Pasensya na po. Medyo, actually, hindi medyo. Sobrang busy ko po kasi talaga, Aling Tonyang. Pagdadahilan niya. May nakita kasi akong premonisyon sa'yo. Bulalas ng babae. Ano naman po yun? Nakakislot ang nguso ni Tutsi na halatang hindi interesado sa sinasabi ng manghuhula. Magkaka-boyfriend ka na. Magigging masaya na ang puso mo.
Pero mag-iingat ka ha. Pakaingatan mo ang sarili mo. Paglalahad ni Aling Tonyang. May halong saya, ngunit mas matindi ang kawalan niya ng paniniwala sa sinambit ng manghuhula. Hindi kasi siya naniniwala sa hula. Mas nanaig ang pananampalataya niya sa Diyos. Alam niyang ang bagay na yon ay hindi kayang ipredict ni Numan. Lalong-lalo na kung ang hula ay galing kay Aling Tonyang, na kilalang kilala din na mandurugas pagdating sa pera. O ayan, naituloy ko na ang hula ko sa'yo. Paying 500! Sabi pa ng babae na mautak pagdating sa pera. Loh, 500? Bakit po? Pagtataka niya. Hinulaan kita. Akala mo libre. Wala nang libre ngayon, Tutsi. Pambihira ka naman, Aling Tonyang. Wala ka namang piniling lugar eh. Dito talaga sa kalsada? At saka isa pa, hindi naman ako umuo sa'yo eh, reklamo niya. Maya-maya naman ay may jeep na paparating kung kaya naman ay nakahanap ng tsempo si Tutsi upang makataka sa manghuhula. Sige na ho, Aling Tonyang. Andyan na yung jeep. Saka na natin pag-usapan yung hula nyo. At yung bayad na hinihingi nyo na pagkamahal-mahal. Bye! Bulalas ni Tutsi tsaka tumakbo sa papalapit na jeep. Hoy Tutsi! Magbalik ka dito! Huwag mong kakalimutang magsulat sa diary mo ha! Araw-araw ka magsulat doon! Sigaw ng babae sa kanya habang nakasakay na siya sa jeep. Dinig na dinig niya ang binitawang mga salita ng manghuhula. Nagulat siya sapagkat hindi naman niya naikwento sa babae ang tungkol sa kanyang diary. Paano nito nalaman na may diary siya? Bababa pa sana siya sa jeep upang kumpirmahin ang sinabi ng manghuhula. Ngunit mabilis nang umandar ang jeep papalayo. Buong maghapon naman ay naging palaisipan kay Tutsi ang mga sinabi ni Aling Tonyang. Hanggang sa sumapit ang alas 6 ng gabi. Ito naman ang oras na papasok na siya bilang kahera sa isang convenience store sa May Ortigas. Ang convenience store na yun ay nasa malapit sa mga condominiums at ilang BPO offices, kung kaya madalas itong busy at bukas magdamag. Good evening, Besh! Bati ng kasamahan niya sa trabahong si Lori. Good evening! Sagot naman niya habang nag-aayos ng sarili bago magtungo sa cashier area. Oh, mukhang di ka good vibes tonight ah. Napansin naman ni Lori na tila kunot ang noon ng kaibigan. Ha? Ah, wala to. Naimbier na kasi ako sa manghuhula dun sa amin. Binigyan pa ako ng iisipin. Sagot naman niya. Ano bang inisplok ng manghuhula? Ang daming hanas na keso magkakajowa na daw ako. Pero ang talagang nakaagaw ng atensyon ko is yung sinabi niya about my diary. Imposibleng nakwento ko naman yun sa kanya. Bulalas ni Tutsi. Halo? Kaloka naman yung huhula na yan. Hay nako, tigilan na nga natin yung mga hula-hula na yan. Another night, another shift na naman tayong dalawa. Wika pa ni Lori. Winagwag ni Tutsi ang ulo niya. Hay, tama-tama. Erase-erase na yung thought na yung about kay Aling Tonyang. Hindi naman natahimik ang convenience store na yun. Halos maya't maya ang pasok ng mga customers. Mula alas 6 hanggang alas 9 kasi ay talaga namang box office sa dami ng tao. Mga call center agents, mga nag-uupisina sa mga residente sa nakapalibot na kondo ang madalas laman ng tindahan sa ganoong oras. Pagsapit naman ng alas 12 ay mangilan-ngilan na lamang ang mga tao. Sa ganitong oras naman, madalas dumating si Mr. Beer. Ang lalaking madalas isulat ni Tutsi sa kanyang diary. Nagpulbos pa ng mukha si Tutsi at naglagay ng konting lip tint bago bumalik sa cashier's area. Kaloka ka? Nakuha mo pang magpaganda? Ay nako, besh. Si Mr. Beer na naman ba yung pinapagandahan mo? Eh, ilang beses ka nangang nasnob ng tao. Pagpansin sa kanya ni Lori. Kagi, gusto ko lang magpa-fresh no. Kanina pa tayo haggard eh. Pagde-deny naman niya. Ako pa ang lolokohin mo? Itwing ganitong oras bago bumili si Mr. Beer tsaka ka naman nag-aayos. Wika pa ng kaibigan. Magtigil ka nga. Di totoo yan ha. Maya-maya naman ay pumasok na nga si Mr. Beer. Tulad ng dati, bagsak ang balikat nito. Malungkot ang aura. Namumugto ang mga mata. Gayunpaman, bakas na bakas pa din ang pagiging gwapo nito. Nananabik si Tutsi nang makita ang lalaki. Hindi niya inalis ang kanyang paningin at sinundan ang tingin ng bawat kilos nito. Nagtungo ang lalaki sa refrigerated area at kumuha ng pack of 6 na canned beers.
Pagkakuha nga nito ay diretso na ito sa cashier. Napabalikwa si Tutsi paglapit sa kanya ng lalaki. Masaya niya itong binati. Good evening, sir. Bumuntong hininga lamang ito at saka dumukot ng pera sa wallet niya. Hindi man lang ito tumingin sa nag-ayos pa man ding si Tutsi. Inabot nito ang eksaktong halaga ng beers. Tila napahiya naman ang dalaga dahil walang pakialam ang lalaki sa kanya. Pilit ngiti niyang tinanggap ang bayad. Pagkaraan nga ay inabot niya ang resibo sa lalaki. Mabilis na kinuha ng lalaki ang packed beers at saka ito lumabas ng convenience store. Dead malu, pambubuksa ni Lori. Inirapan lang ni Tutsi ang kaibigan. Mukhang mas mugto yung mga mata niya ngayon, no? Pag-uobserba ni Tutsi. Napansin mo pa yan? Oo naman. Kagabi, medyo manipis lang ang magae. Ngayon, grabe ang pamumugto. Grabe siguro talaga ang pagiging broken-hearted niya, no? Konklusyon niya. Ay, judgmental ka, besh. Inasumo mo na kaagad na broken-hearted. Malay mo naman, nanonood ng K-drama gabi-gabi, kaya laging naiiyak. Kau talaga? Banat ni Lori. Feel ko, besh. Nararamdaman ko na may pinanggagalingan ng lonely heart niya. Sino kayang nag-break ng heart ni Mr. Beer? Sa gwapo niyang yun? Bulalas ni Tutsi. Yan tayo eh. Porket gwapo, hindi na pwedeng saktan. Malay mo naman, masama ang ugali. O kaya bad breath. O kaya jutes? Biro ng kaibigan. Natawa naman si Tutsi sa tinura ng kaibigan kung kaya't nahampas niya ito sa balikat. Ah, basta, I feel for him. Ang simpatya ko ay kay Mr. Beer. Nararamdaman ko na may mabuti siyang puso. Sabi ni Tutsi. Hoy, besh, baka ma-inlove ka na dyan sa customer, ha? Ang lala mo. Wika pa ni Lori. Hmm? In love agad? Naawa lang ako sa kanya, no? Gusto ko lang magmarites kung bakit siya heartbroken. Paliwanag naman ni Tutsi. Pagkatapos ng shift ng dalaga ay ito naman ang oras na makakauwi na din siya sa wakas. After a very long and tiring day, makakahiga na ulit siya sa kanyang kama. Pero bago yun ay hindi niya kinalimutang magsulat muna sa kanyang diary. Sinulat niyang muli ang mga nangyari sa kanya sa buong maghapon. Kasama na dito ang encounter niya sa manghuhula at syempre ang obserbasyon niya kay Mr. Beer. Diary, promise bukas, kakausapin ko na talaga siya. Dapat makausap ko siya, by hook or by crook. Mga huling pangungusap na isinulat niya sa diary bago siya tuluyang dalawi ng antok. Kinabukasan, matapos na naman ang abalang araw niya, bilang housekeeper at waitress ay diretso na siya agad sa Ortigas bilang kahera naman. Paninindigan niya ang sinulat niya sa kanyang diary na kakausapin niya si Mr. Beer. Sumapit nga ang alas 12. Matsagang hinintay ni Tutsi ang pagdating ng customer na yun. Inakabahan siya sa kung ano mga pwede niyang itanong sa lalaki para pansinin siya. Tulad ng nakagawian ay kumuha ito ng packed of canned beers, saka dumiretso sa cashier. Binaba niya sa lamesang yun ang beer saka dinukot ang wallet sa bulsa. Inabot nito ang bayad kay Tutsi. Good evening, sir. Hindi man lang tumingin sa kanya ang lalaki at bagkos ay nakatingin sa labas ng store. Napabuntong hininga si Tutsi at tinulit ng mas malakas ang sinabi. Good evening, sir. Nagulat naman ang lalaki sa lakas ng boses ng dalaga. Kinusot nito ang tila nabinging tenga at saka marahan na tumingin kay Tutsi. Tinitigan lamang siya ng lalaki. Tila nahiya naman si Tutsi sa kanyang ginawa. Napanganga siya at biglang namutla. Sorry sir, napalakas yata yung boses ko. Sambit niya. Muling bumaling sa labas ang tingin ng lalaki. Sir, are you okay? Paglalakas loob na tanong ni Tutsi. Hindi naman siya pinansin ng lalaki. Tila napakuyom lang ang mga labi nito at tila mas labis pang namuo ang mga luha. Napalunok naman si Tutsi. Napapansin ko po kasi kayo every night. Biglang kinuha ng lalaki ang packed beers na napatong sa lamesa at saka ito umalis. Keep the change. Mahinang sabi nito at saka mabilis na lumabas ng convenience store. Nabigla naman si Tutsi sa kinilos ng lalaki. Oh, see? Hindi ka talaga papansinin nun. Sambit ni Lori na kanina pa nakamasid sa nangyayari. Sinusundan ng tingin ni Tutsi ang papalayong lalaki hanggang mawala na ito sa kanyang paningin. Suplado pala si Mr. Beer, dugtong pa ni Lori. Hindi naman, baka talagang malungkot lang.
Ikaw naman, at least nagsalita na siya. Positibong tugon naman niya. Lusa, nagsalita nga. Eh ang sabi keep the change. Yun lang, ni hindi ka pinansin, besh. Kaya tigil-tigilan mo na ah. Ikaw talaga, masyado yung obsession mo sa lalaking yan. Humanap ka na kasi ng jowa at ang hindi kung sino-sinong lalaki ang tinitingnan mo. Mayo pa ng kaibigan. Tahimik lamang siya. Batid niyang totoo naman ang sinasabi ng kaibigan. Hindi niya nga din alam ang sarili niya kung bakit ganoon na lamang ang nilalaan niyang atensyon sa lalaking yun. Bumuntong hininga siya at umiling. Pagdating nga ng apartment pagkatapos ng kanyang shift, ay nagsulat na naman siya sa kanyang diary bago matulog. Dear Diary, mission failed ako kay Mr. Beer. Hindi niya ako pinansin. Mukhang malabo na nga na makausap ko pa siya. Tama naman yung sinabi ni Lori. Titigilan ko na nga si Mr. Beer. Hindi ko na siya iisipin. At hindi ko na din siya pagtutuunan ng pansin. Promise. Yun lang po muna, my diary. Antok na talaga ako eh. Shushu, Tutsi. Dumating muli ang gabi ng shift ni Tutsi sa convenience store. Hindi katulad ang mga naunang gabi na excited siya na makita ang misteryosong lalaki. Ngayon ay sumuko na si Tutsi. Hindi talaga siya kakausapin ng lalaki. Gayunpaman, wala naman yung kaso sa kanya. Yun nga lang, si Mr. Beer lang talaga ang nagiging tagagising niya sa shift niya sa store. Dahil sa panggabi siya, siguro nga ay humahanap lang siya ng way to ease her boredom during that time of the night. Nakakaantok naman kasi ang ganoong oras. Kung kaya marahil naging hobby na niya ang obserbahan ng lalaki na madalas ngang bumili ng alak. Nang gabing yun, ayaw na sana i-entertain pa ni Tutsi ang gumugulo sa isip niya. Hindi kasi bumili si Mr. Beer sa store ng gabing yun. Halos matapos na ang shift niya, ngunit hindi talaga dumating ang lalaki. Oh, akala ko titigilan mo na ang pasustok dyan kay Mr. Beer. Eh bakit sa tuwing may papasok dito sa loob eh naka-instant lingon yung mga liig mo sa pinto? Pansin ni Lori sa kanya. Che, nasanay lang siguro ako na lumingon sa pinto kapag may papasok. Pagdadahilan pa niya. Ako pa talagang lolokohin mo, no? Magtigil ka nga dyan. Pambabara naman ang kaibigan. Bumuntong hininga naman si Tutsi. Nakakapanibago lang. Diba dapat kanina pa yun bumili? Bakit kaya di siya bumili ng beer ngayon? Baka naman nakamove on na. O kaya may nahanap ng bagong jowa. Konklusyon niya habang tila bumagsak ang balikat. Assuming ka't eh. Baka naman nainis na sayo, kaya hindi na dito bumili. Papapil ka kasi. Banat pa ni Lori. Diyan ka na nga. Magpe-prepare na ako, tapos ng shift ko. Naiinis naman na sabi ni Tutsi. Hoy, Beshi! Joke lang! Tsaka wala pa yung kapalitan mo. Iiwan mo ako dito mag-isa? Bulalas ng kaibigan. Lagi namang late niyang si Tunet. Darating din yun. Tsaka kailangan to na ding matulog, no? Maaga pa ako bukas, Besh. May racket ako ng maaga. Sambit naman niya tsaka mabilis na nag-ayos ng sarili. Pagkaraan niyang kunin ang mga gamit niya at mabilis na din siyang nagpaalam sa kaibigan. Mauna na ako, Beshi, ha? Ingats! Sabi pa ni Tutsi, tsaka ito bumeso sa kaibigan bago lumabas ng pinto ng convenience store na yun. Eksaktong-eksakto naman sa pagpihit niya ng pinto ay siya namang pagpasok sa loob ng lalaking yun. Ang lalaking kanina niya pa hinihintay bumili, si Mr. Beer. Napanganga na lamang si Tutsi habang nakatingalang tinitigan ang mukha ng matangkad na lalaki habang nagkasalubong sila sa pinto. Paglabas niya ng pinto ay siya namang pagpasok sa loob ng lalaki. Sabi ko na nga, Bi, darating din siya. Napapitik sa daliri pa si Tutsi habang nanatili sa labas ng store. Hindi muna siya umalis bagkus ay tila naghintay pa siya ng ilang minuto sa labas. Maya-maya naman ay lumabas na ang lalaki. Malungkot pa din ang mukha nito habang bit-bit ang pack of canned beers na binili sa loob. Mabilis itong lumabas at halos hindi na mapansin si Tutsi na nakatayo sa gilid. Sa pagsuksok nito ng wallet sa likurang bulsa ng pantalon ay ang siya namang pagkahulog nito sa kalsada. Hindi na malaya ng lalaki na hindi niya naipasok sa bulsa ang wallet at kumawala sa sahig. Mabilis namang nakita yun ni Tutsi dahil hanggang sa mabilis na paglalakad nito ay kanina niya pa pinagmamasdan ng lalaki. Tumakbo sa palapit sa wallet tsaka niya ito pinulot. Pagkakuha sa sahig ay tsaka niya naman tinawag ang lalaki. Kuya! Sigaw niya.
Masyado ngang mabilis maglakad ang lalaki kung kaya naman ang hindi siya marinig ay tinangka niyang habulin ito. Kuya! Kuya! Hoy kuya! Yung wallet mo! Sigaw ni Tutsi habang hinahabol ang lalaki. Hoy! Kuya! Hindi talaga siya naririnig ng lalaki. Mr. Bear! Isang matinding sigaw naman ang pinakawalan niya. Napahinto ang lalaki at saka mabilis siyang nilingon. Ilang metro ang layo ay kinaway ni Tutsi ang wallet ng lalaki. Maya-maya naman ay kinapa nito ang bulsa sa likod ng pantalon. Doon nga ay napagtanto niya na nahulog ang kanyang wallet. Mabilis na lumapit ang lalaki sa kanya. Nakangiting inabot ni Tutsi ang wallet ng lalaki. Thank you, thank you. Sambit ng lalaki. Wala yun. Kanina pa kita sinisigawan eh. Mukhang malalim ang iniisip mo. Kaya di mo ako marinig. Sabi pa ng nakangiting si Tutsi. Ha? Wala. Paano ko ba mababayaran yung ginawa mo? Nandito sa wallet ang cards at IDs ko. Salamat kasi napansin mo agad. Wika pa ni Mr. Beer. Hindi naman ako humihingi ng kapalit eh. Sabi pa ng dalaga. Kung ganun, thank you so much. Tinapik siya nito sa balikat at saka bahagyang pinisila bilang gratitude sa ginawa ng dalaga. Pagkaraan nun ay tumalima na ito at muling naglakad palayo. Ang kaninang nakangiting si Tutsi ay tila malungkot dahil hanggang doon na lang pala matatapos ang conversation nila ng gwapong lalaki. Mula sa mabilis na paglalakad ay napansin niyang biglang huminto ang lalaki. Nakakunot noo ito nang bumaling sa kanya at saka muling lumakad pabalik. Nagtaka naman si Tutsi kung bakit lumalakad ito papalapit sa kanya. Miss, ikaw yung cashier sa convenience store, di ba? Tila nag-iisip na sabi ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Tutsi. Naaalala niya ako? Natatandaan niya ako? Sa isip-isip pa niya. Ha? Oo, ako yung kahera dyan sa convenience store. Masayang sagot niya. About last night? Sorry. Masyadong marami lang yung iniisip ko. I think you asked me a question. Sabi ng lalaki. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Tutsi. Hala? Naaalala niya? Sa isip niya. Yes po sir. Sa tuwing shift ko kasi between 12 midnight to 1 a.m. dumadating kayo. Lagi po kayong bumibili ng 6 canned beers. Every night po yun. Kaya natatandaan ko po kayo. And last night, I just want to ask if you're okay. Kasi po, mukha po kayong malungkot. Prank ang sabi ng dalaga. Bahagya namang napangiti ang lalaki. It's nice to know that random people so much concern over some of our closest friends. So, gusto mo ba akong samahang uminom ng mga beer na to? Paanyaya ng lalaki. By the way, I am Flash. I am Tutsi. Nagagalak na tugon naman ang dalaga. Nice to meet you, Tutsi. Maang ng lalaki. Nice to meet you po, Sir Flash. Masayang sagot naman niya. Flash na lang. Nakangiting sabi nito. Ang cute naman ng name mo. Flash. Parang si The Flash. Sabi pa ni Tutsi. Mas cute ang name mo, Tutsi. Parang Tutsi Roll. Saka may kapangalan ka pa eh. Yung singer. Kunot noong wika pa ni Flash. Pasulyap-sulyap ka, kunwari, patingin-tingin sa akin. Pagkanta ni Tutsi habang kinukumpas-kumpas ang kamay sa ere na parang ginagaya ang singer. Tutsi Guevara yun, favorite singer ng nanay ko yun. Kaya doon niya kinuha yung pangalan ko. Kaya pala. Anyway, bakit nga pala tinawag mo akong Mr. Beer? Tanong ni Flash. Hindi ako lasenggo ah. Yun ba? Kasi hindi ko alam ang itatawag ko sa'yo. Since lagi kang bumibili ng beer, mas madali kitang maaalala kaya Mr. Beer. Pagtatapat naman ni Tutsi. Natawa naman si Flash sa tugon ng dalaga. Ayun, ngumiti ka din. If you don't mind, bakit nga ba lagi kang mukhang malungkot? Pag-uusisa ni Tutsi. Siguro, dapat simulan na nating inumin tong beer. Mahabang kwentuhan yata to. Tugon naman ang lalaki. Nagtungo ang dalawa sa isang bench na naroon sa malapit sa park. Sinimulang buksan ni Flash ang mga beer.
Inabot niya ang isang canned beer kay Tutsi. Thank you. Pasasalamat ang dalaga pagkaabot ng beer. Nagbukas pa ng isang beer si Flash at saka siya tumunga ng isang lagok bago ito nagsalita. You asked me if I'm okay? Hi. Actually, hindi ako okay. But I'm moving on. And I am healing. Isa na siguro sa coping mechanisms ko ang beer. Pero hindi ibig sabihin nun na lasinggo ako. Ito lang ang way ko to forget my heartbreak. Pagsisimula pa ni Flash. Heartbreak? Yeah. Recently lang, my fiancé left me. Umalis siya ng walang valid reasons. She just said na she fell out of love. In an instant, wala na daw siyang feelings for me. We got engaged just last year. Nakaplano na ang next step namin, kasal. Pero ayun nga, bigla-bigla na lang siyang nakipaghiwalay. We've been together for 3 years. 3 years. Tapos without any explanations, aalis na lang siya. Nagpunta sa Canada, nag-migrate. Para bang wala lang sa kanya ang lahat? She just said na masyado na daw ang inaagaw ng mga charity works ko ang time na dapat kasama ko siya. But that is not even true. At sa dahilan lang na yun, iiwan ako. Naluluhang pagsasalaysay ni Flash habang muling nilagok ang beer. Bakit? Hindi pa ba sapat na rason na valid reason ang sinabi niya na na-fall out of love siya? Sometimes hindi naman talaga natin alam ang paliwanag. Kapag wala na yung love, yun na yun. Parang ang hirap i-explain eh. Pero kasi, kapag nawala na, wala na. Period. Pahayag naman ni Tutsi. Napaisip naman si Flash sa sinabi ng dalaga. Tama nga naman. Bakit kailangan mo pang tanungin ang isang tao na nawala na ng pagmamahal sa'yo? Minsan kasi, yun na mismo yung sagot. Wala na. Tapos na. Sakit mo namang magsalita. Tanging sambit ni Flash. Siyempre, gusto ko lang malaman kung may nagawa ba akong mali. May nasabi ba ako? Pangit ba ako sa paningin niya? Hindi na ba ako attractive? O meron na ba siyang iba? Pag-i-elaborate naman ng lalaki, naramdam-naramdam ang sakit ng heartbreak. Kapag sinagot ba yung mga tanong mo na yan, sa tingin mo may magbabago pa sa feelings niya for you? Bakit? Kapag ganun ba, pipilitin mo siyang bumalik? Magmamakaawa ka? Hahabulin mo siya? Sambit pa ni Tutsi. Baka bumalik pa siya. Baka pwede pa. Sana ma-realize niya lahat ng binigay ko sa kanya. Umiiyak na sabi ni Flash. Bumuntong hininga si Tutsi. Payo lang ah. Kapag nagmahal ka kasi, magtira ka din para sa sarili mo. Huwag mong ibigay lahat para hindi ka masyadong broken. Ang pagmamahal kasi, two-way. Hindi lang ikaw ang magbibigay ng 100%. Dapat, half-half kayo. Tigkalahati lang. 50% lang. Para may 50% ka pa para sa sarili mo. Tapos kapag pinagsama yung another 50, makakabuo pa din ng 100. Ang sa tingin ko kasi na nangyari sa inyo, ikaw ang pumuno ng 100%. Tama ba? Pangangaral ni Tutsi. Muling bumunot ng hininga si Flash at muling lumagok ng beer. Napalingalinga siya sa paligid at huli niyang pinagmasdan ang babaeng kanyang kasama. Isang random girl. Isang stranger kung tutuusin. Sa isang kahera. Sa babaeng ito nang gagaling ang mga salitang magbubukas sa isipan niya. Minsan talaga, mas nakakapagbigay pa ng tamang advice ang ibang tao kaysa sa mga kaibigan. Dahil kung sino pang hindi mo kilala, sila pa ang nagbibigay ng payo na walang filter. Walang matatamis na salita. Yung totoo at prangka. Masasaktan ka, oo. Pero madalas yun naman ay tama at totoo. Alam mo, ang dami mong alam. Bida-bida ka din eh. Natatawang sambit pa ni Flash. Nasilayan naman ni Tutsi ang mga ngiting yun ng lalaki. Mas maganda na ang aura nito ngayon. Alam niyang nahimasmasan ang lalaki sa mga sinabi niya. Pero thank you ah. Ang sakit na mga sinabi mo.
Pero yun naman talaga siguro ang dapat kong marinig. Kaya thank you. Mas naiintindihan ko na ngayon. I am now letting her go. Wholeheartedly. Pahayag pa ng natauhan na si Flash. Pero bakit ba ang dami mong alam tungkol sa love? Nakailang boyfriend ka na ba? Biro pa nito. Nako, huwag mo nang itanong kasi. Minsan pa lang ako nagka-jowa at matagal na kaming wala. Okay na kami pareho. Wala nang sama ng loob sa isa't isa. We are not friends, but we are casual. Paliwanag naman ni Tutsi. Sarap mong kakwentuhan, no? Para kang lola ko. Ang daming kwento. Natatawang sabi pa ni Flash. Kaloka to? Sa lola talaga ako i-compare? Pero okay lang. Mas gusto ko din naman nakausapin ng mga matatanda. Hindi katulad ng mga feeling down at mahilig mag-emote katulad ng iba dyan. Pagpaparinig pa ni Tutsi. Sakit mo talagang magsalita. Sagot naman ang natatawang lalaki. Sa mga sandaling yun, mabilis na naging magaan ang loob ng dalawa sa isa't isa. Ang paghangang nararamdaman ni Tutsi sa lalaki ay mas lumalim pa. Masarap itong kakwentuhan at alam niya sa puso niyang mabuti itong tao. Cheers na nga lang tayo. Sambit pa ni Flash. Cheers! Cheers para sa mga weak na broken-hearted. Biro pa ni Tutsi habang tinataas sa ere ang hawak na beer. Napailig na nakangiti naman si Flash. Cheers! Para sa random girls na handang magbigay ng advice sa mga weak na tulad ko. Sagot naman niya, sabay makahulugang tumingin kay Tutsi. Itinaas nito ang hawak na beer tsaka binangga ang beer na hawak ng dalaga. Nailang naman si Tutsi sa mga tingin na yun. Napayuko siya at tila kinikilig. Nang makauwi si Tutsi ay hindi niya pinalampas na isulat sa kanyang diary ang unforgettable meet-up nila ni Mr. Beer na ngayon ay kilala na niya sa pangalang si Flash. Nananabik niyang ibinahagi sa diary ang mga naganap. Sariwa pa din sa isip niya ang mga sinambit at ang gwapong mukha ng lalaki. Pakiramdam nga niya ay matagal na silang magkakilala. Magaan ang loob niya sa lalaki. Hindi niya akalain na ang binibithi lamang niyang simpleng pag-uusap ay nauwi pa nga sa malalim na kwentuhan. Sa muling pagpasok ni Tutsi kinagabihan ay masayang masaya siyang nagkwento sa kaibigang si Lori sa nangyari sa kanila ni Mr. Beer. Kinikilig pa itong nagkwento sa kaibigan sa mga naganap. Ilang oras pa ang lumipas at tapos na ang shift ni Tutsi. Tila may halong tuwa at lungkot naman na naramdaman niya. Lungkot dahil mukhang hindi na babalik doon si Flash para bumili ng beer. At saya na din dahil sa wakas ay nakamove on na ito. Pero maya-maya, may biglang pumasok na isang pamilyar na lalaki. Walang iba kundi si Flash. Bumaling ito sa counter ng convenience store at nang makita si Tutsi ay mabilis itong kumaway sa kanya habang banaag ang napakatamis nitong ngiti. Napangiti naman si Tutsi at nabigla na makita si Flash. Ine-expect kasi nito na hindi na ito bibili ng alak dahil ang buong akala nito ay nakamove on ng lalaki. Dumiretso naman si Flash sa freezer area ng convenience store at saka ito kumuha ng 2 cone ice cream. Pagkatapos ay lumapit siya sa counter. Tapos na ang shift mo, di ba? Bungad nito kay Tutsi na noon ay nakaready na din para umuwi. Ha? Bakit mo alam? Maang niya. Wala ako lang. Sambit naman ng lalaki. Inabot nito kay Lori na siyang nakatoka sa counter ng sandaling yun. Kanina pa din ito kinikilig sa 2 ice cream. Pagkaraan ay binayaran niya ito. Pagkalagay ng ice cream sa plastic ay muli itong binalik kay Flash. Keep the change. Wika nito. Tara, pagyaya ni Flash kay Tutsi. Saan? Bulanas naman ang dalaga. Dyan-dyan lang. Sagot naman ang lalaki. Napangiti naman si Tutsi at saka bahagyang namula. Lumingon ito sa kaibigan at saka nagpaalam. Besh, una na ako. Go, Beshie! Biro naman ang kaibigan. Sabay naman na lumabas ng convenience store sina Flash at Tutsi. Oh, inabot ni Flash ang isang ice cream cone sa dalaga. No beer na, ice cream na lang. Ice cream? Drumstick talaga? Natatawang sabi naman ni Tutsi. Ayaw mo ba? Akin na nga lang. Favorite ko kaya to. Sambit naman ni Flash. Akin na? Siyempre gusto ko.
Libre. Pagbibiro naman ni Tootsie. Kinakain naman ng dalawa ang mga ice cream na yon habang naglalakad. Oh, bakit ka napadaan dito? Tanong ng dalaga. Bawal ba? Diyan lang ako nakatira sa kondo malapit dito. Naisip ko lang mag-ice cream. Pagdadahilan naman ni Flash. Hanep ah. Iba din ang cravings mo ah. Ice cream sa madaling araw. Sambit ni Tootsie. Ang totoo niyan, gusto lang kitang pasalamatan. Kasi after last night, ang dami kong realizations. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. At finally, wala na akong hard feelings for my ex. Ewan ko nga eh. Totoo pala no, na darating sa point nagigising ka na lang na wala na yung pain. At wala na yung feelings. Parang magic. Pagkukwento ng lalaki. Wow! Bilis din ah. Yung iba taon ang inaabot bago makamove on. Ikaw, ilang months lang. Congrats! Banat naman ni Tootsie habang dinidilaan ang hawak na ice cream. Di pa naman siguro totally moved on. Pero getting there. Ang importante, napalaya ko na siya. Ang ex ko. Pahayag pa ng lalaki. Thank you. Dahil nahimasmasan ako. Wawa, tapos ice cream lang ang reward ko. Biro pa ng dalaga. Natawa naman si Flash. Maya-maya ay nakaisip naman ito ng magandang ideya. Free ka ba bukas? Pwede ka magpuyat ngayon? Sabado bukas. Wala akong racket kasi Saturday is my free day. Day off. Bakit? Maang ni Tootsie. Stroll tayo. Drive tayo kung saan-saan. Tagaytay? Masayang sambit ng lalaki. Grabe ka naman. Bigla-bigla. Wika naman ng dalaga. Wait mo ako dito. Huwag kang aalis. Kunin ko lang yung kotse ko. Dadaanan kita dyan. Sambit pa ni Flash, tsaka ito mabilis na tumakbo upang kunin ang nakapark na kotse sa malapit na kondo. Uy, teka! Hindi pa nga ako umuoo! Pagkaraan na nun ay nag-stroll na nga ang dalawa. Hindi din alam ni Tootsie kung bakit siya sumama sa lalaking nakilala niya lang kahapon. Ngunit batid naman niya, batid ng kanyang puso na may mabuti itong loob. At alam niyang hindi ito magte-take advantage sa kanya. Dinala nga ni Flash si Tootsie sa Tagaytay. Naroon sila sa isang sikat na coffee shop kung saan tanaw na tanaw ang taalik at talaga namang maganda ang ambience. Dito naman mas naging malalim pa ang kwentuhan ng dalawa. Nag-usap na sa kanika nilang buhay. Mga personal things, struggles sa buhay at kanika nilang karera at pamilya. Yun na nga, isa akong hustler raketera. Tagalinis sa mga mot-mot, waitress din pag may mga events. Tapos eto ang regular job ko. Ang pagiging cashier. Pagsasalaysay ni Tootsie. Grabe naman. Bakit naman binubugbog mo ang sarili mo? Natutulog ka pa ba? Bulalas naman ni Flash. Natawa naman si Tootsie. Kailangan eh. May mga sinusuportahan akong pamilya sa probinsya. At isa pa, nag-iipon ako para makapagtapos sa college. Isang taon na lang kasi eh. Sayang. Kaya kahit napagod na ang lola mo, go lang ng go sa buhay para sa pangarap. Masayang pagkukwento pa niya. Nang mga sandaling yun ay tila may kumurot naman sa puso ni Flash. Bumilib siya sa determinasyon ng dalaga. Hindi siya katulad ng iba na walang inatupag kundi ang magreklamo sa buhay, hindi kaya'y tatamad-tamad kaya walang nararating. Iba si Tootsie. Kahit anong trabaho ay papasukin ito para sa pamilya at sa kanyang pangarap. Oh, ikaw naman ang magkwento. Wika naman niya sa lalaki. Ako? Okay naman. Nahihiya ako sa'yo kasi hindi ka tulad mo. Parang ang dali ng buhay sa akin. Hindi ko akalain nakakayanin ang isang tao na magtrabaho ng sabay-sabay. Bawa ko sa'yo. Sagot naman ang binata, tsaka ito yumuko sa harap niya. Hoy, tumigil ka nga dyan. Nahihiyang sabi naman ni Tootsie. Ikaw nga, ano bang pinagkakaabalahan mo sa buhay, bukod sa mag-emot-emot? Banat pa ni Tootsie. Wala kang pasok bukas, diba? Pagkumpirma ni Flash. Wala. Bakit? Kunin mo na yung kape mo. Tara. Pagyayayang muli ng lalaki. Alis na naman? Grabe, ah.
Di ko pa nga na-i-enjoy ang view dito eh. Sabi naman ng dalaga. Tinatanong mo kung anong pinagkakabalahan ko, diba? Tara, ipapakita ko sa'yo. Masayang sambit naman ni Flash. Legit yan ah. Pagtatakang tanong naman ni Tutsi. Sisikat na ang araw oh. Wala talaga sa plano natin ang matulog ngayon. Halika na. Sa kotse ka na lang matulog. Pagising mo, nando na tayo. Nagising naman si Tutsi nang kalabitin siya ni Flash mula sa mahimbing na pagkakatulog. Pupungas-pungas ang gumising nang tamaan ng sikat ng araw ang kanyang mata. Hey, we're here. Bulong ni Flash sa kanya. Nagulantang si Tutsi nang nasa harapan niya ang malapol sila ng mukha ni Flash. Kakagulat ka naman! Bigkas niya. Halika na, Princess Raketera. Nandito na tayo. Sambit pa ng lalaki sabay baba ng kotse. Sumunod naman na bumaba si Tutsi. Bumungad sa kanya ang karatulang nasa harapan ng malaking bahay na yun. Children's Shelter Foundation? May pagtatakang sambit niya. Napangiti lang si Flash. Tinatanong mo ako kanina kung anong pinagkakaabalahan ko kanina, diba? Ito. Ito ang pinagkakabisihan ko. Wika niya sabay idinipa ang mga kamay. Meron kang sariling foundation? Pagkukumpirma ni Tutsi. Tumango lamang si Flash. This is my dream. Bigkas niya. Nilingon ni Tutsi ang nakangiting lalaki habang pinagmamasdan ng karatulang yun. I am an adopted son of Romualdo Villahuerta. Panimula niya. Villahuerta? Yung congressman? Gulat na gulat na tanong ni Tutsi. Marahang tumango naman si Flash. Napalunok naman si Tutsi sa narinig. Big time ka pala eh. Natawa naman si Flash. Hindi ako. Si Dad. Bumuntong hininga siya at inikot ang kanyang mata, ang buong bakuran. Maganda ang kapaligiran doon. Ang malaking bahay na yon ay nasa itaas ng isang burol na napapaligiran ng mga halaman at mga puno. Simula nang mamatay sa aksidente ang mga magulang ko nung bata pa ako. Nagpag-alaga-ala ako sa lansangan. Kasabay ng sakit ng pagkawala ng mga magulang ko ay ang pag-iisa ko sa mundo. Wala akong ibang kamag-anak. Mahirap. Sobrang hirap ng naranasan ko nun. Hanggang sa mapadpad ako sa isang ampunan. Doon naman ako nakita ni Dad, ni Congressman. Sabi niya, bumilib daw siya sa akin kasi matalino daw ako. Base na din sa madalas ikwento ng mga madreng nag-aalaga sa akin nun. Inampun niya ako. Tinuring na parang totoong anak. Binigyan niya ako ng marangyang buhay. Binihisan, pinakain, pinaaral, minahal. Kaya ngayong stable na ako sa binuo kong negosyo, nagtayo ko ng isang foundation para sa mga batang tulad ko. Ito na din ang pagbabalik ko ng utang na loob sa naging kapalaran ko. Alam ko na hindi deserved ang bawat bata na maranasan ng hirap sa lansangan. Kaya tinayo ko to. Ito ang naging sanctuary ko. Masaya ako na makita ang mga batang natulungan ng foundation. Gusto ko silang mabigyan ng oportunidad na makapag-aral at magkaroon ng magandang buhay. Ito ang pinagkakabalahan ko, Tutsi. Mabagbag damdaming pagsasalaysay ni Flash. Tuluyang bumigay ang puso ng dalaga sa kwentong yun ng lalaki. Labis-labis ang paghanga niya dito. Ngayon nga ay unti-unti na niyang nakikilala ang minsang naging estranghero sa buhay niya. Mayaman man ito, ngunit may ginintuang puso na handang tumulong sa mga nangangailangan. Speechless ako doon ha. Grabe, nahiya tuloy ako sa takbo ng buhay ko dahil sa kwento mo. Nakakabilib ka naman, Flash. Sabi pa ni Tutsi. Nakakagaan ng puso kapag nakita mo ang mga bata dito. Sambit pa ni Flash. Maya-maya naman ay biglang binuksan ng isang madre na siyang isa sa mga staff ng foundation ang malaking pintuang yun. Sir Flash, sabi ko na nga ba ikaw yung dumating eh. Wika ng madre. Yes po, sister. Napaaga yata ako masyado. Sambit niya. Sister, sister, nandyan po ba si Kuya Flash? Mula sa loob ng malaking tahanan ay isang bata naman ang tila naulinigan ang boses ng binata. Napangiti na lang ang madre. Kasunod nun ay sunod-sunod lang nagsilabasan ang mga kakagising lang ng mga bata. Nananabik silang sinalubong si Flash. Kuya Flash! Kuya Flash! Namiss ka namin!
Tila natunaw naman ang puso ni Tootsie nang masaksihan niya ang labis na kasiyahan ng mga bata nang makita si Flash. Lalo na nang magunahan ng mga ito na yakapin ang lalaki. Batid niya na mahal si Flash na mga batang yun sa ampunan. Sino siya, Kuya Flash? Pagtataka ng isang bata. Ah, this is my friend. Her name is Ate Tootsie. Pagpapakilala naman ni Flash sa kanya. Hi, Ate Tootsie! Good morning! Matatamis na pagbati ng mga bata sa kanya. Napangiti si Tootsie sa magagandang smile ng mga bata. Bakas na bakas sa mga ito ang kasiyahan. Good morning, kids! Masayang tugon naman niya. Nang mga sumunod pang sandali, ay masayang nagumagahan ang lahat ng bata, kasama sina Flash at Tootsie. Doon ay halatang halata ang magandang bonding ng lalaki sa mga bata. Ramdam na ramdam niya ang kasiyahang dulot ng mga bata sa lalaki. Hindi pa doon natapos ang bonding ni Flash at ng mga bata. Dahil matapos kumain, nagyaya ang mga ito na makipaglaro kay Flash. Tootsie, halika! Sali ka sa laro namin! Luksong tinik! Pagyayaya ng lalaki sa kanya. Hindi naman humindi ang dalaga. Game na game din siyang nakipaglaro sa mga bata. Kahit nga puyat na ang dalawa dahil wala pa silang tulog, ay hindi nila pinagpalit ang masayang sandaling yun kasama ang mga bata sa ampunan. Bago pa magtanghali ay naisipan na ng dalawang umuwi. Nag-iwan ng perang panggasto si Flash kay Sister bago nagpaalam sa mga bata. Banaag naman sa mga mukha ng mga bata ang kalungkutan dahil aalis na sina Flash at Tootsie. Kuya Flash, kailan ka po babalik ulit? Malungkot na tanong ng isang bata. Pagkagising mo bukas, nandito ulit ako. Tugon naman niya. Sasama ba ulit si Ate Tootsie? Isama mo sa ulit, kuya. Pangungulit pa ng isa. Lumingon naman si Flash sa dalaga na tila humihingi ng tugon sa tanong ng mga bata. Ha? Oo naman, sasama ulit ako. Pero wag ako ang laging taya ah. Biro pa ni Tootsie. Natawa naman ang mga bata. Yehey! Sabay-sabay pa nasabi ng mga ito. Pagsakay nila sa kotse ay masinsin ang kinausap ni Flash si Tootsie. Salamat ah. Thank you for coming with me here. Yung ex ko, never nagpunta dito. Hindi daw siya mahilig sa mga bata. Pero ikaw, sobrang game na game ka. Sinserong sabi pa ni Flash. Ano ka ba? Wala yun no. Natutuwa ako sa kanila. Kaya nga ako yung dapat mag-thank you sa iyo eh kasi sinama mo ako dito. Isa ito sa pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Promise. Masayang tugon ni Tootsie. Nox, salamat. Na-appreciate mo. At mukhang wala ka talagang takas. Dahil gustong gusto ka ng mga bata. Sabi pa ni Flash. Oo nga. Sabi naman ng dalaga. Ah, Flash? Nung mga panahong broken-hearted ka? Nung panayang bili mo ng beer sa convenience store? Hindi ba yun naka-apekto sa pagbisita mo sa mga bata? Curious na tanong ni Tootsie. Actually, umiinom ako ng beer to forget the pain. Makatulog agad para once na bumisita ako sa mga bata, hindi maapektuhan ang bonding moment ko sa kanila. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Ang importante sa ngayon ay napasaya mo ang mga bata. At napasaya ka din nila. Wika pa ni Flash. Bumungad kay Tootsie ang walang kasing gandang ngiti na yon ni Flash. Bumilis ang pintig ng puso niya. Tila ba sinyalis na ito na tuluyan na siyang nahulog sa lalaki? Oh no. Bulong niya. Ano yun? Bulalas ng lalaki. Ha? Ang sabi ko, uwi na tayo. Inaantok na kasi ako. Pagdadahilan naman ni Tootsie. Pag-uwing-pag-uwi ni Tootsie ay hindi niya pinalampas ang sandali na maisulat ang magandang nangyari sa kanya sa diary. Ayaw niyang makalimutan ang oras na nakasama niya si Flash. Ang pagpunta nila sa Tagaytay para lang magkape. At syempre, ang pagpunta nila sa Tanay upang ibahagi sa kanya ang magandang gawain ni Flash. Ang pagkupkop ng mga batang lansangan sa kanyang children's shelter. Sariwang-sariwa pa din sa kanyang alaala ang bawat tawa at ngiti ni Flash na siya namang naging malaking bahagi ng kanyang sulat sa diary. Dear Diary, sobrang saya ko ngayon.
Masaya ako dahil nakilala kong isang tao na may mabuting puso. Hindi nga ako nagkamali na kilalanin si Mr. Beer. Hindi ako nagkamali kay Flash. Napakabait niya at napakabuti ng kalooban. Bukod sa mayaman at gwapo nga, napaka down to earth pa. Iilang tao na lang yata ang katulad niya. Papunta na sa pagiging perfect eh. Ay, diary, ayokong kalimutan ang araw na to. Mukhang in love na yata ako kay Flash. Bahagi ng kanyang sinulat sa kanyang diary. Nasundan pa ng maraming beses ang pagkikita nila Tutsi at Flash. Naging magkaibigan ang dalawa. Madalas ay tuwing Sabado nga, sa araw ng day off ng dalaga ay nagpupunta sila sa foundation ni Flash sa Tanay. Naging malapit ang loob ng mga bata, hindi lamang kay Flash, kundi pati na din kay Tutsi. Ganon din naman si Tutsi, naging malaking bahagi na ng puso niya ang mga batang yun. Masaya siya sa tuwing napapasaya niya ang mga bata. Simple lang naman kasi ang gusto ng mga ito, presensya niya at ni Flash. Bonus na lang ang mga laruan at damit na dala nila madalas ng binata. Hindi na nga nararamdaman ni Tutsi ang pagod sa araw-araw niyang pagtatrabaho. Dahil halos gabi-gabi din kung bisitahin siya ni Flash sa convenience store. Minsan ay makikipagkulitan lamang ito sa kanya o di kaya hihintayin siyang matapos ang shift niya. Nasa labas ng convenience store noon si Flash. Nakaupo sa isang upuan na nakapwesto malapit sa pinto ng store. Hinihintay niya si Tutsi na mag-end ang shift. Nang mga sandaling yun, ay masugid niyang pinagmamasdan ng dalaga na abalang-abala bilang kahera. Doon niya nawari na maganda talaga si Tutsi. Mas lalo patuloy lumalim ang kanyang paghanga sa dalaga. Hanga siya sa determinasyon nito. Sa sipag, sa positibong pananaw sa buhay, sa pagsusumikap, sa kabutihang loob at sa pagiging malapit nito sa mga bata sa kanya. Hindi niya maintindihan, ngunit habang mas nagiging madalas ang pagkikita nila ni Tutsi, ay mas lumalalim din ang paghanga niya. Paghanga na tila ba nauwi na sa pag-ibig niya sa dalaga. Tila slow motion naman na hinangina na ang buhok ni Tutsi habang papalapit sa kanya. Tapos na kasi ang shift nito. Napangangapa si Flash nang masilayan ang magandang mukha ng dalaga. Hoy! Papitik ng daliri ni Tutsi sa harap ng mukha ni Flash na nakatulala sa kanya. Nagbalik naman sa ulirat si Flash sa pitik na yun. Ha? Sabi ko, kain tayo. Nagugutom ako eh. Sambit pa ni Tutsi. Ha? O sige ba, saan mo gusto? Sagot naman ni Flash. Sagot ko naman ngayon ha. Laging ikaw ang taya eh. Bagong sweldo ako. Kaya ako naman. Napakindat pa ang dalaga. Huwag mo nang bawasan yung sweldo mo. Magpapadala ka pa sa inyo sa probinsya, diba? Ako na ang bahala. Saan mo ba gusto kumain? Tanong ng lalaki. Gusto ko lang ng mami tsaka toko at baboy. Wika ni Tutsi. Kumakain ka nun. Gee! Nagtungo ang dalawa sa isang malapit na karinderya kung saan nagsiserve ng mami at toko at baboy. Pagdating nga dun ay mabilis silang umorder ng nasabing pagkain. Nananabik naman si Tutsi dahil ang tagal-tagal na niyang kinikrave na kumain ng mami at toko at baboy. Kapansin-pansin naman ang kanina pa pagkabalisa ni Flash. Lingon ng lingon kung saan at tila hindi makatingin ng diretso kay Tutsi. Huy, kanina ka pa wala sa sarili dyan na. May problema ka ba? Pag-aalala ng dalaga. Kung ayaw mo dito o di kayo napipilitan ka lang, cancel ko na lang yung order natin. Hanap na lang tayo ng iba. Ha? No. Hindi. Gusto ko din naman kumain ng tokwat baboy. Pilit ngiting sabi pa ni Flash. Sure ka? Pagkukumpirma ni Tutsi. Oo nga. Gutom na nga din ako eh. Sabi naman ng binata. Maya-maya nga ay sinerve na sa kanila ang mainit na mami at tokwat baboy. Mmm! Ang sarap! Amoy pa lang! Nakapikit na sabi ni Tutsi habang inaamoy ang pagkain. Tara, kain! Dugtong pa niya. Kaagad niyang nilantakan ang mami kahit na mainit pa ito. At saka siya sumubo ng tokwat baboy. Habang ninanamnam niya ang pagkain, ay bigla namang nagsalita si Flash. I love you, Tutsi. Sinserong bigkas ng binata. Napaubo naman si Tutsi sa narinig at nagulat.
Anak ng toko at baboy. Ano yun? Napalunok naman si Flash at halatang kinakabahan. Sabi ko, mahal kita, Tootsie. I don't know. Bigla ko nalang naramdaman eh. Mahal na pala kita. I love you, Tootsie. Masinsin ang pagtatapat ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Tootsie sa narinig. Banayad niyang tinapik ang pisngi kung nananaginip ba siya. Mahal mo ko? Sigurado ka ba? Oo nga, mahal kita. Napangiti naman si Tootsie. Binitawan ang kutsarang hawak at sinserong tiningnan ang nangungusap na mata ni Flash. Mahal din kita, Flash. Ha? Totoo ba yan? Gulat na sambit ng lalaki. Oo, Flash. Mahal kita. Noon pa man. Mahal na kita, Mr. Beer. May Flash. Masayang tugon naman ng dalaga. Anak ng tokot baboy nga. Yes! Napasigaw na sambit ni Flash, saka nito nananabik na hinagkan ang mga labi niyo ni Tootsie. Kasunod naman noon ay narinig na lamang nila na nagpalakpakan ang mga customers sa loob ng karinderya. Naging official na nga ang relasyon ng dalawa. Nagkaibigan ang dalawang pusong pinagtagpo sa isang convenience store. Nagkamabutihan ang dalawang puso na magkaiba man ng mundo ay pilit pinagtagpo ng kapalaran. Kaagad namang sinulat ni Tootsie sa kanyang diary ang natatanging sandaling yun. Hindi niya yun pinalampas. Nais niyang sariwain ang mga sandaling yun kahit na hanggang pagtanda niya. Nang mga sumunod pang ang mga gabi ay madalas pa ding hinihintay ni Flash si Tootsie. Ngayon nga ay gabi-gabi pa itong may dala para sa dalaga. Kung minsan ay bulaklak, minsan ay chocolates, minsan naman ay ang paborito nitong mami at toko at baboy. Beshi, napakaswerte mo talaga. Ayaw na naman sa labas si Flash, oh. May dala na naman para sa'yo. Grabe na, ingit na ako sa'yo, Beshi. Kailan ko kaya matatagpuan yung Mr. Right ko? Bulalas ni Lori. Huwag mo kasing hintayin. Kusang darating yan. Sagot naman ang masayang-masayang si Tootsie. Pagkaraan ng shift ng dalaga ay nananabik siyang sinalubong ni Flash. Hinalikan niya si Tootsie sa labi nito. I miss you, my Tootsie. Masayang sambit nito. Miss agad, kahapon lang magkasama tayo maghapon sa shelter sa tanay eh. Sagot naman ng dalaga. May sorpresa ako sa iyo. Wika pa ni Flash. Ano yun? Wika naman ni Tootsie. Inabot ni Flash ang hawak nitong folder. Nagtataka naman si Tootsie kung anong laman ng folder na yun. Kaagad niya itong binuksan at laking gulat niya nang makita ang scholarship niya sa isang sikat na university. Totoo ba to? Pagkukumpirma niya. Oo, totoo yan. Na-approve ng scholarship mo? Ha? Eh hindi naman ako nag-apply ng scholarship. Paano ako na-approve? Pagtataka niya. Kasi naman, sabi ko sa'yo na ako nang bahala sa pag-aaral mo. Ayaw mo naman dahil ayaw mong umasa sa iba pagdating sa mga expenses mo. Kaya yung isang organization na nagpapaaral ng hardworking ng mga tao at gustong mag-aral, kaya kinuha ka nila. Paliwanag ni Flash. Kaya pala last time, hiningi mo ang transcript of record ko? Sambit pa ng dalaga. Deserve mo yan. Ang scholarship na yan na lang ang maitutulong ko sa'yo. Since ayaw mo namang tumanggap financially sa akin, masayang sabi ng binata. Sa sobrang kagalakan naman ni Tootsie ay muli niyang hinalikan ang nobyo. Thanks, my Flash! I love you! But you need to give up some of your rackets. Kasi dapat paglaanan mo ng time ang pag-aaral mo. Paalala naman ni Flash. Hindi ka superhero ha. Kailangan mo ding mag-rest at kailangan mong matapos ang pag-aaral mo. Opo, sir. Biro naman ito si sabayakap sa lalaki. Give up nga ng dalagang ilan sa mga part-time jobs nito sa umaga. Maganda naman ang nakuha niyang schedule sa klase. Puro pang umaga lahat ng subjects niya, kaya hindi na muna niya bibitawan ang pagiging kahera. May time pa naman siyang matulog pag-uwi dahil halos alas 10 hanggang alas 2 lang naman ang oras ng kanyang klase. Mabilis na tumakbo ang panahon. Natapos na din ni Tootsie ang nahuling isang taon niya sa kolehiyo. Nakagraduate na siya sa kursong Bachelor of Science in Education. Walang pagsidan ang kaligayahan niya, sapagkat sa wakas ay meron na siyang maipagmamalaking diploma.
na tumbas naman ang nararamdamang kaligayahan niya ay ang siyang nararamdaman din ni Flash. Masaya siya para sa kanyang girlfriend. Sa pagkakataong ito ay tuluyan ang binitawan ni Tutsi ang trabahong naging malaking bahagi ng kanyang buhay, ng kanyang tagumpay, ang pagiging kahera. Mabigat man sa puso niya ay kailangan niya ding maging matagumpay sa bagong karerang kanyang papasukin. Gayunpaman, hinding-hindi niya ipagpapalit ang karanasang yun. At buong puso niya ding ipagmamalaki ang trabahong naging saksi ng kanyang pagkabigo at tagumpay sa hamon ng buhay, ang pagiging kahera. Ngayon nga ay mas naging malawak na ang kaalaman ni Tutsi. Siya ngayon ay nagtatrabaho bilang isang guro sa isang paaralan para sa mga batang may special needs. Kasabay ng kanyang pagtuturo, ay mas naging aktibo din siya sa mga charity works at sa foundation ng kanyang nobyo. Ngayong kumikita na din siya ng sapat ay regular na din siyang nagpapadala sa kanyang pamilya sa probinsya. Isang araw ay naimbitahan ang magkasintahan na magtungo sa isang liblib na lugar sa probinsya ng Quezon kung saan sila ay magiging bahagi ng isang medical mission. May Tutsi, sigurado ka bang sasama ka sa medical mission? Malayo yun ah. Pagkumpirma ni Flash. Ano ka ba? Free naman ako ngayong linggo at saka napag-usapan na natin to, diba? Gusto ko din maging part ng medical mission. Nakaready na nga tong mga nahingi kong vitamins para maibigay natin sa mga bata dun. Masayang sambit naman ni Tutsi. Bakit kaya napakabait ng girlfriend ko? Para kang superwoman. Lahat, kayang-kaya mong pagsabay-sabayin. Wika pa ni Flash, sabay yakap sa nobya. Pumapantay lang ako sa kabaitan mo, no? Nahawa yata ako sa iyo, eh. Biro naman ang dalaga. I love you, my Tutsi. Malambing na sambit ni Flash. I love you too, my Flash. Tugon naman ang dalaga bago siya tuluyang halikan ng nobyo. Dumating na nga ang araw ng linggo. Kasama ang isang organization, nagtungo sina Flash at Tutsi sa isang malayong barangay sa bayan ng Mauban sa Quezon. Sakay ng pick-up truck ni Flash ay nakasunod sila sa iba pang sasakyan ng organization na yun, patungo sa nasabing bayan. Mahaba ang biyahe ngunit sulit na sulit naman sapagkat may mga tao silang matutulungan. Naging abala ang lahat sa araw na yun. May mga kasama silang mga doktor, nurses at iba pang health professionals para sa nasabing medical mission. Si Tutsi naman ay may mga dalang vitamins para sa mga bata. Samantalang namimigay naman ng mga gamit sa eskwela si Flash. Lubos ang pasasalamat ng mga tao sa lugar na yon sa ginawa ng kanilang grupo para sa kanila. Pagkatapos ng medical mission, ay naging abala na ang lahat sa pag-iimpake ng mga gamit pabalik ng Maynila. Habang nagliligpit ng gamit si Tutsi, nagulat na lamang siya nang bigla siyang lapitan ni Flash. Lumuhod ito sa kanyang harapan at saka hinugot sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Napalunok si Tutsi, nagningning ang kanyang mga mata. Maya-maya naman ay marahang binuksan ni Flash ang maliit na kahon. Tumambad kay Tutsi ang isang napakagandang singsing na may diamante sa gitna. May Tutsi, hindi na ako makapaghintay na tawagin kitang misis. Hindi na ako makapaghintay na bumuo ng pamilya kasama ka. Hindi na ako makapaghintay na makita ka sa umaga pagkising ko. Tutsi, will you marry me? Sinserong tanong ng naluluhang si Flash. Napahawak sa bibig si Tutsi. Mabilis na tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya napigil ang kanyang emosyon. Yes, Flash! Yes! I will marry you! Humagulgol na sagot ni Tutsi. Yes! Tumayo ang binata at saka isinuot kay Tutsi ang singsing na yun. Inagkan niya sa labi ang dalaga. I love you very much. I love you too. Kasunod nun ay masigabong nagpalakpakan ang mga taong nakasaksi sa matamis na proposal ni Flash kay Tutsi. Halos hindi magbitiw ang kamay ng dalawa habang papasakay sila sa sasakyan ni Flash. Babalik muli sila sa susunod na taon. Masayang nagbiyahe ang dalawa pabalik ng Maynila habang kasunod ang iba pang sasakyan ng mga kasamahan. Nakasandal ang ulo ni Tutsi sa balikat ni Flash habang nagmamaneho naman ang binata. Ang saya-saya ko ngayon. Napakasaya ng puso ko. Sambit ni Tutsi. Naalala niyang kunin ang kanyang diary sa kanyang bag. Masaya din ako. Sobra-sobra. Sambit naman ang nagmamanehong si Flash. Napansin niya na bigla na lang kinuha ni Tutsi ang diary nito at ang ballpen. Oh,
Magsusulat ka ng diary mo? Maang ni Flash. Oo, ayokong makalimutan ang mga nangyari ngayon. Nakangiting sabi naman ni Tootsie habang nagsusulat. Fiancé ko talaga. Wala ka talagang pinapalampas na araw sa diary mo, ah. Natatawang sabi ni Flash. Siyempre, para sa pagtanda ko at hindi ko na maalala mga bagay-bagay, babasahin ko lang ulit para matandaan ko. Wika pa ng dalaga habang nagsusulat. Ilang saglit lamang ay mabilis namang nagpreno si Flash, kasabay ang napakaliwanag na ilaw ang bumulaga sa kanila. Kasunod noon ay isang rumaragas ang truck ang bumangga sa sinasakyan nilang pickup truck. Ah! Sabay na sigaw ng dalawa. Nabangga ng isang nakasalubong na malaking truck ang sinasakyan ng magkasintahan. Mabilis na nailiko ni Flash sa gilid ng kalsada ang sasakyan, ngunit nahagip pa din ang likurang bahagi ng sasakyan nila. Dahilan naman upang matumba ito. Malakas ang impact ng banggang yun. Matindi ang naging pinsala sa pickup ni Flash. Nagising na lamang si Flash na nasa ospital na siya. May mga benda na ang kanyang mga braso at may mga sugat din siya sa mukha. Tootsie? Tootsie, nasan ka? Nasan ka, Tootsie? Sabit niya sa gumagaralgal na tinig. Mabilis naman na lumapit ang nagbabantay sa kanya na si Congressman Villahuerta, ang kanyang kinikilalang ama. Iho, come down. You need to rest. Dad, nasan si Tootsie? Kumusta si Tootsie? I want to see her. Umiiyak pa na sabi ng nag-aalalang si Flash. Don't worry, anak. She's fine. Nasa kabilang room lang siya. Nagpapahinga din. Kaya huwag ka nang mag-alala. Magpahinga ka muna. Paliwanag naman ang ama. I want to see her, Dad. Pagpipilit niya. Wala nang ang nagawa si Congressman kundi pagbigyan ng anak. Kaagapay ang isang nurse ay nagtungo sila sa kabilang room sa hospital kung saan naroon si Tootsie. Pagpasok nila sa kwarto ay bumungad sa kanila ang mga magulang at kapatid ni Tootsie. Kumusta po si Tootsie? Naluluhang tanong ni Flash. Tsaka nagpaalalay sa nurse na lapitan ang natutulog na nobya. Doon nga ay mas bumuhos pa ang luha ng binata dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kasintahan. Nakabenda ang ulo nito at may mga galos din sa kamay at sa mukha. Tootsie! My Tootsie! Sorry! Sorry, mahal! Humahagulgol na sambit ni Flash. Maya-maya naman ay marahang nagmulat ng mata si Tootsie. Pagbukas ng mga mata nito, ay mabilis itong bumalikwas at nagulat. Sino ka? Bulalas nito. Mas nagulat naman si Flash na narinig mula sa nobya. Tootsie? Marahan niyang pinihit ang paningin sa nanay at tatay ni Tootsie, na noon naman ay mabilis na lumapit sa nagising na anak. Sabi ng doktor, nagkaroon siya ng selective amnesia dahil sa aksidente. Umiiyak na sabi ng ina ni Tootsie habang nakayakap sa anak. Napalunok si Flash at tila nadurog ang puso. Mas umagos ang mga luha nito. Hindi niya lubos maisip na mangyayari ito sa kanyang pinakamamahal na kasintahan. Tootsie, ako to. Si Flash, yung boyfriend mo, yung fiancé mo. Ako to, si Mr. Beer. Remember? Tumatangis na sambit niya. Ramdam naman ni Tootsie ang sakit na nadarama ng lalaki. Ngunit wala talaga siyang maalala. Umiling-iling lamang siya. Hindi kita matandaan. Dito naman humagulgol sa pag-iyak si Flash. Mahal kita, Tootsie. Hindi mo ba matandaan na mahal kita? Mahal mo din ako. Ako ang mahal mo. Ako to. Napaiyak na lamang si Tootsie. Ngunit kahit anong pag-alala nito ay hindi niya talaga matandaan ang binatang umiiyak sa kanyang harapan. Naging malakas ang epekto ng aksidente kay Tootsie. Nabagok ang ulo niya dahilan upang magkaroon siya ng selective amnesia. Ito ay ang pagkalimot sa ibang parte ng mahahalagang pangyayari ng buhay ng tao. At kabilang na doon ay si Flash. Kinausap sila ng doktor patungkol sa kalagayan ng dalaga. Sinabi nito na ang ganitong sakit ay minsang gumagaling kahit walang kahit anong medical treatment. At kung minsan ay kinakailangan ng psychotherapy. Ganun pa man, pinayuhan sila ng doktor na kailangan ni Tootsie ng suporta mula sa mga taong malalapit sa kanya.
pagpapaalala ng mga bagay na ginagawa ng dalaga, at pagpapakita ng mga bagay na mabilis na makakapagpaalala sa kanya. Ah, diary! Ang diary ni Tootsie! Maang ni Flash nang maalala nito ang diary na naging karamay ni Tootsie sa mga mahalagang pangyayari sa buhay niya. Walang sinayang na sandali si Flash. Nais niyang manumbalik ang alaala ng kanyang pinakamamahal. Noong araw na yun, binisita ng binata ang dalaga sa kwarto nito sa ospital. Nadatnan niya ang dalaga na nakaupo lamang sa hospital bed. Tootsie! Marahang pumasok si Flash sa kwarto yun. Kahit na may mga sugat at pilay pa ito ay nais niyang matulungang gumaling ang kasintahan. Blanko lamang ang reaksyon ng dalaga. Pasensya ka na. Hindi talaga kita maalala eh. Gustuhin ko man pero wala talaga akong... Napaiyak na lamang si Tootsie. Shh, tahan na. I understand. Pag-aalo naman ang binata. Remember this? This is your diary. Dito nakasulat ang pagmamahal mo sa akin. Ang pagmamahal ko sa iyo. Ang pagmamahalan natin. Gusto mo bang basahin to? Sinserong pakiusap ni Flash. Tumango lamang si Tootsie. Ang petsa nito ay noong October 8. Dear Diary, masayang masaya ako dahil sa wakas ay natagpuan ko na ang lalaking mamahalin ako ng habang buhay. Ang lalaking handa ko mahalin ng buong puso at katapatan. Mahal na mahal ko si Flash at kahit kailan ay hinding-hindi ko sa ipagpapalit. Dear Diary, kung sakali mang dumating ang punto ng buhay ko, sa pagtanda ko ay wala na akong maalala. Babalikan ko ang sulat kong ito upang muli kong maalala ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Kung sakali man na mawala ang memorya ko, hahanapin ko ang pahinang to upang maalala ko ang natatanging pag-ibigan namin ni Flash. Mahal na mahal kita, Flash. Kahit mawala man ang memorya ko at magka-dimensya o magka-amnesya man ako, tandaan mo na mahal kita dahil sa isip lang naman ang naglalaho ang lahat. Pero dito sa puso ko, mananatili ka kailanman. Walang tigil ang pagpatak ng mga luha ni Flash habang binabasa ang bahagi ng sulat na yun ni Tootsie. Sa mga sandaling yun naman ay patuloy din ang pagtangis ng dalaga. Ramdam na ramdam niya ang emosyon sa sulat ng diary na yun. Hinawakan niya ang kanyang dibdib dahil sa puso niyang kanina pang mabilis ang pagtibok simula nang dumating sa kwartong yun si Flash. Hindi man matandaan ng kanyang isip ay natatandaan naman ng kanyang puso ang pagmamahal na yun. Flash! My Flash! Tanging sambit ng dalaga bago ito tuluyang nawala ng malay. Naalarma ang binata sa biglang pagkahimatay ni Tootsie. Mabilis na tumawag ng doktor si Flash. Pagdating doon ng doktor ay sinabi nitong normal lamang yun dahil sa dami ng impormasyon na inabsorb ng utak ni Tootsie. Binantayan ni Flash ang dalaga hanggang sa makatulog ito sa tabi habang nakapatong ang palad niya sa diary na yun. Pagkalipas ng ilang oras ay nagising na lamang si Flash sa mga hikbi at pagtangis. Pagmulat niya ng mata ay nakita na lamang niya si Tootsie na umiiyak habang binabasa ang diary. Tootsie! Flash! My Flash! Mahal na mahal kita! Sambit ng dalaga. Naaalala mo na? Naaalala mo na ako? Napaiyak na sabi ng binata. Marahang tumango si Tootsie. Yes, Flash. Naaalala na kita. At ang pagmamahal mo sa akin. I love you. Patuloy sa pag-iyak nito. Mahal na mahal kita, my Tootsie. Mahal na mahal. Umiiyak na sambit ni Flash. Tsaka nito hinagkan ang mga labi ng dalaga. Nanumbalik na nga ang memorya ni Tootsie. Katulad ng sinabi ng mga doktor, usang nagbabalik ang memorya. Basta samahan lang ng pananalig sa Diyos at suporta ng mga taong nagmamahal sa kanya at pagpapaalala sa mga pangyayari sa buhay ni Tootsie. Hindi nang tagal ay nagpakasal na nga ang dalawa. Isa na namang bagong kabanata na isusulat ni Tootsie sa kanyang diary. Sabi nga nila, maglaho man ang iyong alaala, ang tunay na pag-ibig sa puso kailanman ay hindi mawawala. Wakas. Maraming maraming salamat po sa ating mga avid listeners. Kaya naman ngayon ay ating babatiin. Hello po kay Ma'am Linley,
Leia Dao from Aruba Dutch, Dennis Arnaez, Christy Mas from Kuwait, Ning Rafanan at Hannah Marinas from Kuwait. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa susunod, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.